Hello guys! Good morning po sa inyong lahat guys. Now it's 10:44 in the morning dito po sa Dubai. Magandang umaga of course sa lahat po ng mga followers ng Buhay sa Dubai. Lahat ng mga friends ko on social media and of course sa lahat po ng mga likers ng MPQ Tourism. So this morning guys, ito mahaba-habang usapan na naman po tayo sa ating Facebook live streaming. We'll be talking guys about the complete guide sa lahat po ng mga kababayan po natin na gusto pong mag-avail ng mga airport to airport services natin. So remember guys how there are two kinds of airport to airport. Number one po is of course yung mag-airport to airport ka na lang or visa change na you have already the copy of your employment visa. And another one is yung airport to airport naman na kailangan mong bumalik with your new tourist visa, okay? So for the meantime, I'm gonna play again our favorite song, our theme song from my very good friend. Walang iba kundi kay Mr. Ron Rimundo kasi I'm gonna share this to all the pages. So standby po kayo if you guys has questions or personal greetings. Don't be shy guys. Just write down in the comment box below. Okay guys, so good morning po sa inyong lahat guys. Now we have a viewers na. Kaya magandang umaga of course to our 17 live viewers this morning. Kumustang buhay nyo naman ngayong mga araw? Ngayong umaga guys, sana po maganda ang simula ng araw natin, okay? Kasi guys, the more na iniisip natin yung negativity sa buhay natin, promise guys, uuwi kayo mamayang gabi na grabe, para kayong para kayong super stressful ang mukha. Yung parang walang nangyari sa araw na to. So better change that mood into something positive para po hindi masaya ang araw na to. Okay? Kaya sa ngayon pa lang guys, magbabasa muna tayo ng ating mga live, ng mga ating comments of course. Let's start with Jessica Esica. Ayan, sabi po niya, "Hi Sir Juni, good morning. I'm here na in Dubai." Oh, I remember you. So good luck sa iyo sa lahat ng journey na gagawin mo dito sa UAE. Of course, I wish you all the best at sana magkita tayo in person. Okay, sabi po ni Angelito Oclaret, "Hello Sir Juni, good afternoon po." Ayan, also to Iko Alan, "Hi from Qatar, sir." Ayan, parami ang mga viewers natin from Qatar. Kanina lang mayroon akong kausap that this lady has a brother kasi sa Qatar and she wanted to bring him here. Wala po tayong dapat ikabahala guys, okay? Kasi we can still provide you guys ticket to those who would like to come here as a tourist po sa Dubai. Kasi po Oman is neutral country. Okay? So sa mga taga nasa Qatar na gustong pumunta po dito, wala pong problema. Wala lang talagang flight na from Qatar directly to UAE because of some issues na nangyayari sa ngayon, okay? And sabi po ni Jessica, "I already recommended to my friends ang MPQ Tourism." Thank you so much, Jessica. Ayun, sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Ito guys, MPQ Tourism is here para po mag-assist po sa inyo. Just connect us to your family na nandito sa UAE. And then kami na po mag-uusap para po mas mabilis po ang processing ng pagpapunta nyo dito, okay? What's good about MPQ Tourism guys is like this. We will
tell you exactly if you are qualified to come here or not. If not, hindi po talaga po pwede. Okay? We cannot give you an assurance na makakapunta ka dito. Of course, we have to follow yung rules talaga. So, better ask us, okay? Or get a consultation from us bago po kayo maglabas ng pera. Kasi naman masayang, di ba? Parang ganun yun. Minsan may mga bagay na hindi ka pa kasi ready. Okay? Maybe you need more of this, more of that, bago ka mag-travel talaga sa ibang bansa. Okay, and sabi po ni Angelito O'Claret, sabi niya, watching here sa Melbourne, Australia. Hey, mate! Kumusta naman ang mga mate natin dyan sa Australia? You know what? If given a chance na pumunta ko ng Australia, magpapa-selfie talaga ako sa kangaroo. Kaso ba kasi paain ako? Kangaroo is in Australia, right? Ayun. And sabi naman ni Chin Gub, sabi niya, hi Sir Junie, good morning. From, ito, Mika Macau. Is it true? Is it correct? Hi, from Saudi. Ayan, ang dami na nating viewers from Middle East. Hi Sir Junie, sabi ni Rose Manalo. Sabi ni Sidaline Nalda Mayhai or Mayhai. Good morning from Philippines. Ayan. So sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, magandang hapon na po sa inyong lahat. Kumusta naman ang buhay natin dyan sa Pinas? Ako, I miss Pilipinas so much. See you next year. Mm. And sabi naman ni Christianette Lucas, hi po, good morning Sir Junie. Sir Idol, I'm watching here in Alain. Ayan guys, marami na po tayong mga vloggers from Alain. Just look for them guys. Check nyo po ang hashtag Pinoy Social Media Facebook page. May mga taga Alain kami mga vloggers dyan. Okay? And what else? Hello kay Matt Greg Speed. Hello from Dubai. Of course, sa mga kababayan natin dito sa Dubai. Good morning sa inyong lahat, especially sa mga nasa bahay pa, panghapon ng trabaho, or sa mga gising pa, galing sa graveyard shift nila, na hindi pa natutulog at nanonood sa atin. Magandang umaga sa inyong lahat. And of course, guys, sabi ni Faye Dilia Rigacho, hi sir, pwede ba ako mag-A2A pag na-cancel na po ako dito sa dating company ko? Bye po ako visa ulit, any suggestion po? Of course, pwede po tayo mag-A2A. A2A guys is a form of exit actually. Okay, so ngayon po, pag-uusapan natin yan, okay? Kaya konting preparation lang ako, then we will go straight to our discussions. Okay, so clear na yung ating mga messages. Kaya guys, let's go na po sa ating topic this morning. We'll be giving you guys a complete instruction po sa lahat po ng mga nag-a-avail po ng A2A services. Okay, let's start muna with yung mga kababayan natin na nakahanap ng trabaho, okay, na na-hire na sila and the company provided them already the copy of their employment visa. Yun po ang ginawa ko before. If you guys search on my YouTube channel, I have video. Who's that? Sharing me love? Hello kay, of course, kay Alvin Pansito. Welcome back to UAE. Di ba nakabalik ka na? And kumusta naman ang bakasyon? Okay, sabi po ni Joan Pugusa. Hi po Kuya Junie, good morning. Kumusta po? Guapo. Thank you guys. Kayo ha? Binobola nyo ako. Okay, let's continue na po with our discussion. So kahit... Okay, let's start guys with yung may mga hawak na pong employment visa. So all you need to do guys is either your company will provide you the 2-way ticket or if not naman, if kayo yung pinapa-shoulder nila, all you need to do is just tell us, okay, call MPQ Tourism or visit to our shop. We have 2 branches po. We have in Burj Dubai and also we have here in Satwa where we are with same building po ng Jollibee Satwa lang. So it's very easy guys to locate. Ang kailangan nyo lang po is of course a 2-way ticket going to any country. Example, mostly kasi yung mga nag-A2A natin is pumupunta sila sa Muscat, Oman, Bahrain, Kuwait. Okay? So, don't worry guys, there's nothing for you to be afraid or to be scared dyan po sa airport kapag ganun po yung proseso nyo. It's because okay po yun.
Pang tawag po talaga nila dito is change visa lang. Ibig sabihin, you are from tourist dati, now that you have your employment visa, pag i-exitin ka lang nila to in a country, wala naman pong transaction na gagawin ka doon sa country na pupuntahan mo. Darating kayo ng arrival, lilipat lang kayo ng departure and returning back to Dubai or to any airport na pwede mong mapili. Okay, kasi pagbalik mo, they are aware naman na pagbalik mo kasi you have the employment visa na. So definitely, yung mga nasa check-in, they will accept it po. So there's nothing to worry about that. All you need to do is just a copy of your employment visa and dapat two-way ticket ka. So ito lang yung mga scenarios na kailangan kong i-inform sa inyo with this case. At kami po, gagawin namin from travel agency is we will check asan yung tawag nito, yung shortest time na pwede namin maibigay sa inyo. Or sometimes it really depends on your budget. Kasi po, for example guys ha, ang kukunin namin airline sa'yo is Fly Dubai, going to Moscow or to Bahrain for example. So kukunin lang namin yung flight on that date na pinili mo at kung ano ilang oras ang pabalik niya rin ng UAE. So sometimes, there are times where kailangan mo mag-antay doon ng 1 hour, sometimes 4 hours, sometimes 6 hours. Yun lang yung medyo kailangan yung alamin kung gaano pa kayo katagal doon maghihintay. Okay? So yun lang guys, napakadali po no, kaysa lahat po ng mga na ganyan na po ang status, yung mga kababayan po natin na may trabaho na nakuha and they have the copy of their employment visa na. Congratulations sa inyong lahat, sana sa pagbabalik nyo with your employment visa na pag-ayusin po natin ang trabaho natin, okay? Bawasan po natin yung mga complaints. Kasi po, kapag if you started to complain kasi sa trabaho mo, wala pong katapos ang listahan ng complaint yan. Start to look on things na how can you handle yung mga complaints na meron ka. How you will adjust sa trabaho na meron ka. Kasi what's important guys, hindi naman it's about salary. Dito sa abroad, ang importante is it's about the experience, the knowledge na makukuha mo from your existing company going to your next plan talaga. Okay? Kasi yun naman ang ginawa ko dati. Sabi ko, if you just keep on complaining, guys, naka 2 years contract ka, walang mangyayari sa'yo. Okay? Every day of your life, ang bigat lang sa katawan. So better, ilista mo yung weaknesses mo, ano yung problema from your work, and then think of the solution, how can you adjust that? How can you resolve that? How can you improve sa problema na yun? And then later on, magugulat ka na lang, manager ka na. Diba? Ikaw yung tipong nagko-complain dati. Ngayon, parang sisiyo na pala sa'yo yung mga problema. Magulat ka na lang, mataas na yung salary mo, mataas pa ang position mo. So, diba? Kaysa magsayang ka ng 2 years mo na para kang pinaparusahan araw-araw ng buhay mo. Okay? So now guys, let's proceed guys sa next. Okay? Ito po yung other form of A2A. Ito yung mga kababayan po natin na naka-tourist visa or visit visa dito sa UAE na malapit na ma-expire ang kanilang mga visa. So, kailangan nila mag-exit. So, alam naman po natin ang pag-exit talaga guys, it's either common, di ba? Lahat pumupunta sa Oman kasi affordable. Yung iba naman na gusto medyo magpahinga ng konti at medyo mag-relax sa east part ng Europe, pupunta tayo ng Armenia or next month pala pupunta ako ng Georgia. So, I'm going to Armenia and Georgia again guys. Next month, abangan nyo po yung vlog na yan. I'm going to share you guys some tourist destinations and how can you save money sa mga exiters natin. So, I did mention this already na kahit po mga naka-visit visa or tourist visa ay pwede pong mag-exit sa Georgia. Okay, kailangan lang po natin ng 5 working days to process your visa going to Georgia para po makapag-exit po kayo doon. But then guys, mind you ha, going to Georgia compared to going to Armenia is mas mahal po talaga ang Georgia. Ticket plane, ang plane ticket kasi is medyo mahal siya ng konti. Okay, so sana malinaw yan, ha? So, abangan niyo po yan. And now, where are we? Asan ba ako? Dito. Okay, so magbabasa muna tayo ng ilang mga comments natin before we proceed, guys, sa next type ng A2A. Ito yung mga nag-exit na gusto nilang kumuha ng panibagong tourist visa. Okay, sabi po ni Kai Piroska, or ang hirap, Jarlo, si Jarlo. Hello, Sir Juni. Ayan, from Joanne, nabasa na natin yan. Hello, of course, kay Idol Leo Manalak. Sabi niya, Idol, pwede ako kuha visa sa'yo na 1 month tourist visa from Pinas. Anong ang requirements? Of course, guys. Of course, Leo.
Okay, 1 month visa natin ganito. I have to know first. Can you send me or DM me, direct message me or PM me, personal message me sa Facebook ko, Idol Leo, kung kaano-ano mo yung kukuha naman ng 1 month visa, ano ang gender niya, at ano ba, at age niya. Kasi doon tayo mag-a-adjust sa taong nito, sa quotation, sa price ng visa kasi. Okay? Please, please. Okay, sabi naman ni San Diego May, good morning po Kuya Juni, here from Al-Kubar, Saudi Arabia. Ayan, magandang-magandang umaga sa mga kababayan natin dyan sa Saudi. Ilang gold na ba ang naipon nyo? Di ba? Yun yung ano, kadalasan. Di ba? Pag Saudi ka, kailangan naninilaw ka. Naninilaw ka kapag, why? The charger is not working? Really? Yun lang guys, I have to adjust this. One more. Naglolobat daw siya. Baka kasi mamatay na lang tayo bigla. Anyway. Okay. MP Katerisa, good morning. Yes po ma'am, good morning po. Oh, ganito. Yes po, yun nga, napadala ko na siya sa kapatid ko. So ngayon, ang inaano niya lang yung schedule niya kasi paano ano yung... Anong araw ba kayo close or open ba kayo the whole week? Okay, sige. Can you tell me the timings ng office at least? So Friday good. So at least wait lang, Friday. Friday kasi is not weekend in the Philippines, no? How about Saturday and Sunday? So sarado talaga siya. Pwede kayo siya makasingit dito kasi ang may work kasi siya. Okay, I'll see if anong mag-wait lang ha. At least sa'yo lang, ma-hand over sa'yo kung sakali. What do you think? Yung clearance wala pa? Okay lang, walang problema. Importante naman yung payment, hindi naman yung clearance eh. Okay, ganito, can I request? Can you request to your ano, na send me an email yung options na yun kapag in case na weekend? Para yun ang ipo-forward ko sa kapatid ko. Okay lang ba? Sige ha? Mm-hmm. Oo nga. Okay, sige. So, patatawagin ko na lang. Mm-hmm. Okay, sige. Okay, sige pa. Bakit 485? 04 yan? Okay, sige pa. Okay. 184, okay. Okay. Oh, okay, sige. Okay, sige po. Gina, okay, sir. Ay, nahanap niya. Okay, sure, okay. Alright, sige. Thank you. Okay. Bye-bye. Okay, so where are we? Now we still have 14 live viewers. Ito, nasa na ba ako? Okay, basa muna tayo ng ilang comments, guys, ng mga viewers po natin. Sabi ni San Diego May, nabasa na natin yan, from Al-Kubar, Saudi. Sabi ni Christianette Luca, salamat sa a very inspiring message, Idol. Mabuhay, mga kabayan. And Ate Connie, daan ko yung wine muna pasalubong anytime dyan sa office nyo. Thank you so much, Ate Connie de la Cruz, for that very special wine from Armenia. Ate, is it red wine or white wine? Kasi mas gusto ko kasi ang red wine. Kapag hindi po red wine yan, balik po kayo sa Armenia. Ipapalit nyo ng red wine. Okay, sabi po ni Edward, hi kuya, kain tayo. Sabi niya, kuya, guwapong gupit. Okay guys, so tuloy-tuloy na tayo, no? Kasi medyo magbibisi na tayo ng konti. Okay, it's red, sabi ni Ate Connie. Thank you so much, Ate Connie. Okay, we have one more viewers. Si Perez Ibanez ni Lady.
Hi po, watching from Kuwait. Ayan, sa mga kababayan natin dyan sa Kuwait, magandang magandang umaga sa inyong lahat. And now guys, let's proceed na po sa ating pinag-uusapan, no? So guys, please, to all our viewers, do share this guys to your friends. Especially yung mag-a-avail ng A2A or plano po mag-exit. Again, sa lahat po ng gusto mag-avail po ng 3 months visa, okay? I highly recommend guys, trust me guys, this is from me. I highly recommend them guys na mag-take na lang po sila ng A2A. Because as per our experience, lahat po na nag-exit with 3 months visa na A2A, within 24 hours lang po talaga ang approval. Okay? Kaya nga lang, we are saying this to all, kapag you have criminal case dati or record na maaring nanalo ka naman sa kaso or na-cleared na siya, hindi po namin siya suggested. Kasi nga maaring matrap, ma-delay ka eh. Of course, kailangan nila ng clearance, ng checking, etc. etc. So please, avoid po yung A2A sa mga ganong case. Kasi of course, they need ano pa kasi, di ba? Kailangan nila makita yung proof na talagang okay na yung kaso, etc. etc. So please, don't. Okay, so now guys, let's proceed na po. Ito po yung mga kababayan po natin na mag-a-avail po ng A2A. Ito po yung mga proseso, okay? Let's start with yung naka 3 months visa. Kasi highly recommended namin talaga ang gusto mag-avail ng 3 months visa ng airport to airport lang. So una guys, these are the things that you need to prepare. Of course, you need to get a ticket. Okay, this is an Air Arabia ticket na manggagaling po sa amin. So kailangan po, ma-avail nyo na po yan because sa dami po na nag-A2A na ngayon because they found out how good yung pag-i-exit ng A2A lang. E minsan po nagkakaubusan po ng seats. So be careful and be sensitive dun sa last day talaga ng inyong expiration ng mga existing visas na meron kayo. If I were you guys, update from your travel agency, okay, about sa totoong validity talaga ng existing visa na meron kayo. Kasi minsan, kung kayo-kayo lang nagko-compute-compute, eh hindi mo alam, magugulat ka na lang, overstay ka na pala ng one day. And remember guys, if you are overstay, on your first day ng overstay from tourist visa, that's 300 dirhams. Okay, and succeeding days niyan, nabibisaya ako, is 100 dirhams per day. But to those who are from cancellation, your first day of penalty mo po is 200 dirhams, I'm sorry. And succeeding days po is 25 dirhams. Kaya guys, I highly recommend to everyone, please, ask your travel agency or come here in our office in MPQ. Ito check po natin yan sa immigration record mismo kung kailan talaga yung last day mo. So at least with that, you can adjust. Okay? And one more tip sa mga nag-A2A po, again, available lang po siya from Sunday up to Wednesday. Mas maganda po up to Tuesday lang. We are avoiding Thursday because may mga cases na maaaring magkaroon ng system down. Pag inabot ka kasi ng next day, okay, which bihira namang mangyari, weekend po, wala pong mangyayari, wala pong immigration processing. So Sunday pa, imagine nandun ka lang sa loob ng Sharjah Airport ng ganon katagal. Alright, so guys, ito yung mga kailangan nyo i-prepare sa mga nag-i-ito. Kailangan po, dala mo ang tatlong bagay na to. Of course, the Air Arabia ticket na ibibigay po namin sa inyo. Of course, bring your original passport. Make sure po to bring your original passport kasi magta-travel ka eh. Okay, and of course, your old visa copy or tourist visa copy. Or if you're from cancellation, of course, your cancellation paper. Alright, and then first thing po na gagawin nyo is you have to go to mezzanine floor ng Sharjah Airport and look for HALA service office. Okay, dyan po, to all our clients ng MPQ Tourism, you need to pay 100 dirhams na lang po na parang, ang tawag nila dito is A2A service charge. Okay? It's because, ang normal, if not coming from us po kasi, ang A2A service po kasi, sorry, is you need to pay or you need to deposit a cash of 3,500. Kapag wala kang 3,500, hindi ka makakaalis. But with MPQ Tourism clients, all you need to do is just need to pay 100 dirhams. Sasabihin nyo lang po na Iman change visa ticket without cash deposit. So magbabayad lang po kayo ng 100 dirhams. And it's because may binayaran kayong 100 dirhams, make sure to get a receipt. Okay, because you'll be needing that receipt kapag nag-board na po kayo sa Air Arabia. Okay? And then once you get the receipt, go to first floor right away and ask guys about e-registration, e-gate registration. So when we say e-gate registration guys, ang kagandahan that you are e-gate registered is or are
Number one, once your visa is approved, no need guys to print visa inside the airport. Because visa printing costs 40 dirhams, sometimes 50 dirhams. Sayang naman, pangkain mo na lang. Diba? And then another one is, ano ba? Kumbaga, on your next, ano ulit, on your next exit, if ever, or your travel exit, yeah, on your next exit, hindi na kailangan magpa-register ulit. Because you are, may record ka na sa Sharjah Airport. Okay, so once guys, you are registered na po sa e-gate, bibigyan nila kayo ng, tawag nito, ng e-gate registration or e-gate registered sticker. Papakita ko online ang itsura niya ha. Sana may sample ako. Okay, I'll show you this. Okay, this is inverted of course. So you will get yung sticker na ganito. Ididikit po nila yan sa likod ng passport mo. So, yan ang itatap mo kasi doon. Okay, so once let's say your visa is approved, ang gagawin mo lang, kunyari nag-flight ka na, then bumalik ka, sabi namin or ng contact natin sa lobby, your visa is approved. Punta ka lang doon, hanapin mo lang ang e-gate, itap mo lang yung passport mo doon sa machine, and then it will open. Then you can go out. Okay? So, ganito po. So, once you are registered, sabi ko nga, then, pwede na kayong pumasok, of course, sa loob. Mag-board na kayo sa Air Arabia, they will give you a two-way ticket. Okay, papuntang Muscat man yan, or Bahrain, or Oman, but mostly of our clients, 95% are going to Muscat, Oman. So, while you are inside na po, of course, dadaan ka muna sa immigration. And then sa immigration, doon po nila hahanapin, of course, ang iyong cancellation or ang iyong tourist visa. Immigration will check if meron kang overstay or not. So, doon ka na rin magbabayad ng overstay mo, of course. Okay, then diretso ka na sa loob. Then you have to wait for your scheduled flight. So, while waiting for your scheduled flight, we are saying po that you can check inside. Okay, we will mention po sa mga client namin kung which counter you're going to check your visa status. So, yun pong kagandahan ng service na binibigay ng Impica Tourism for A2A services namin. It's because you will check guys inside, okay, kung ano talaga ang visa status mo. Okay, if not naman, don't worry, we are still here guys, assisting you if you need an inquiry, magre-reply at magre-reply din po kami. Hindi namin kayo tatantanan, okay, until your visa is approved. So, yun po ang we guarantee you guys of Impica Tourism Service na gano'n. Okay, so ganito guys, once your flight is nandyan na, then flight lang po kayo sa, let's say, Muscat. So, darating lang kayo doon ng arrival area nila. Although, may mga cases guys, no, na if, let's say, sa aeroplano, ang laman nun is more on A2A services lang, eh, hindi na po kayo lumalapag doon sa airport. There are some cases, sa airport doon sa Muscat. Ang ginagawa lang nila, balik lang sila kagad sa Sharjah. But of course, if may pasahero sila na bababa doon, no choice. Baba muna kayo, and then lipat lang kayo sa departure area again. And actually guys, if the same airplane is waiting for you going back to Sharjah. So once na nasa Sharjah na kayo, then you can check again from that counter na imi-mention namin or from us if your visa is approved. Okay, so guys, this is guaranteed naman eh. Sa lahat po na nag-avail, of course, ng A2A services, dinasabi po nila it's a 24 hours visa approval. So, sa mga panlisay, pagbalik mo at wala pa rin, be patient guys, just wait, okay? And huwag niyo pong aawayin ang mga agents na bakit hindi pa na-approve. Anong oras ma-approve yan? It's because, guys, approval ng inyong mga visa is not in our hand. Okay? Ano nga lang yung options na maaari kayong magalit sa mga agents if your visa is not yet processed? Okay, ibig sabihin may problema tayo. But, for example, if you checked, okay, that your visa is already processed, so, guys, chill. Relax lang po tayo, we have just to wait for the visa approval. Okay, sana po malinaw yan guys sa lahat po ng mga kababayan natin ano, na nag-i-exit. Ayan, sana guys, please, we really suggest guys na mag-exit po kayo via A2A talaga or airport to airport. Okay, so let's continue reading lang some of the comments before we say goodbye. Sabi po ni Paris Ibanez, hi po, watching from Kuwait, which we did read na pala. And sabi po ni Renan de Vacaes, sir, magkano ang 1 month visa na may relatives dito? Sister niya ang kapatid dito at 29 years old na siya. Thanks. Po, okay. Okay, Renan, are you asking na is it exit ba or is it from the Philippines? Kasi ganito yun, since may sister naman siya dito, again, hihahabol lang natin to, no? Guys, ito po yung visa qualification po kasi.
For those who would like to avail 1 month visa, wala po tayong problema, okay, sa applications. Wala pong maraming kailangan. All we need is just your passport copy. And to those who would like to avail 90 days visa ng Dubai, okay, kasi po, di ba, FYI, the 90 days visa, yung normal visa ng Dubai is no longer available for Filipinos. So what is available right now na 90 days visa natin is ito yung special visa na tinatawag nilang leisure visa na mahal, na nasa 2,000 plus. And again, if you avail a complete package from us, definitely guys, I will be giving you guys a special discount. Okay. But for those naman na may mga kapatid dito, ito nga, we can give you guys a Sharjah visa kasi na mas mababa siya ng konti. Okay, kaya, yun nga lang, we need an immediate family na magagarantor sa'yo. So sa case ni Reina na sinasabi niya, since may kapatid naman dito, if this is female, yun, so pwede natin may i-process yan. Okay, Reina, please PM me for the complete details para po ma-assist kita today. And also, sabi po ni Ian Berlungan, hello, Sir Junie, ingat lagi. Thank you so much. Okay, guys, I think that's all for this morning, guys. Maraming salamat, guys, sa pagtutok sa atin. Ugaliin nyo po that every morning, magla-live streaming po tayo. I'm open, guys, to any questions na meron po kayo para mas makatulong po tayo. And last po, guys, kapag nakikita nyo po, I am sharing a link, okay, in my, what do you call this? In my Facebook page right now, nandyan po ang Facebook page ng MPQ Tourism. Please guys, do like ang MPQ Tourism Facebook page para po mas ma-update po kayo sa mga bigla na lang kaming magsusurprise ng mga ticket rates dyan, ng mga promotions, okay? So now we have 3,800 plus likers. Thank you so much guys. Especially guys sa mga kaibigan nyo, no, na gusto pong mga kamag-anak nyo from the Philippines na gusto pumunta ng UAE, let them like the page guys. Send us questions there. Our team is on standby, guys, to give them reply, okay? And what else? So, before we say goodbye again, oh, one more. I'm sharing, guys, actually, on Friday, sa lahat po ng gusto pong sumama sa akin, on Friday, tawag nito, on Friday, I'll be with the IMG. Ayan, sa mga libre po ng Friday, samahan niyo po ako, guys, with a financial education workshop. This is free. On Friday po. So, PM me. I have post, guys, a picture na. And then, samahan nyo po ako on Friday. Okay? And, ano pa ba? Ano pa bang meron tayo? Promotions from MPQ Tourism. Oh, ito. Please, guys, support MPQ Tourism, guys, for the Filipino Times Awards 2017. Support us. Like us. Like us as one of the nominee po kasi. Not like. Vote for us as Preferred Travel Agency of the Year 2017, just go to Filipino Times Awards page at nandun po, pwede na po kayo mag-vote ng lahat ng mga brands doon. And then doon po sa category ng Preferred Travel Agency, nandun po ang MPQ Tourism. The one and only Filipino-owned travel agency na napasama po sa mga nominees na nandun. Okay, and our word for today, guys, na inspiration. No. I know, I'm going to share something. Okay, ito guys, please guys, I am posting po yung 7 Asia Media Center. Ay, meron po silang ongoing po kasi na what did they call that? Okay, I will share it later. But anyway guys, ito, I have to work na kasi. Before I say goodbye, ayan, hello muna kay John, kay Paul John Ramos. Hi from Elabel's family. Ayun. So guys, our inspirational message for today, without forgiveness, your life will be mastered by an endless cycle of bitterness. Gusto nyo ba maging bitter for life? Of course, di ba? So guys, try to learn to forgive. Okay? Try to learn to forgive. Kasi kapag malinis kasi ang puso mo at ang isip mo at ang konsensya mo, parang lahat ng positivity sa mundo nangyayari sa buhay mo. Okay? So I think that's all for today, guys. Thank you so much for watching Buhay sa Dubai. And this is Junie Franco Sorsano again. And see you guys. And hope na magkita-kita tayo soon, okay? Have a nice day to everyone. God bless.